Dalawa lang po kami. Okay. Opo. So, 1+1. 11 din po yun. Ito na! Ito talaga lagi ka pa sa wali. Cham! Information ako, dalawang beses. Ayan yung cham, arte lang eh. Doon mo dyan. Opo, ayan, ganito cham, arte ni. Arte taga babi kay baboy. 2010. Babi pa, arte. Masok. Arte. Okay. Arte, di ba? Yan ang baboy namin. Arte. Nakikita mo yung sunog. Ano yun? Magandang araw mga kahabis! Ako uli si Jenny Lynn Riana. Welcome to my YouTube channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa ivermectin. Ito po yung ivermectin. Gamit na gamit ko na si ivermectin. Itong ivermectin ay 45 or 35. Depende po kung saan nyo po bibilin. Murang-mura lang po ito. Kilalang kilala po ito ng mga dog lover na ginagamot sa kanilang mga aso. Saan po ba ito ginagamit? At ano ang gamit nito? Epektibo ba ito? Yan po ang sasagutin natin sa araw na ito. Ang ivermectin, ginagamit ito pamurga ng mga baboy. Pero, pwede rin itong gamitin sa mga aso, pamurga. Then, pwede rin po itong gamot sa mengge, lice, heartworm, mites, at marami pa pong iba. Ito pong ivermectin ay nasubukan ko na po ito sa mga rabbit ko nung nagka-mengge po sila. Nagkaroon po ng mengge yung apat kong rabbit. Nakalbo po yung kanilang balahibo at naglagas, tas nagkaroon sila ng balakubak. Ito po yung pinainom ko. Pinainom ko po ito sa kanila ng everyday. Ang ivermectin po kasi ay granule. Ayan o. Kaya ang pagpapainom po dito, pwedeng ihalo sa tubig or pwedeng ihalo sa pagkain. Isang kurot lang sa kada isang rabbit na adult. Pinakain ko, pinainom ko, basta yon. Pwede kasi siyang ihalo sa tubig, pwede siyang ihalo sa pagkain. Kung saan kayo prepare, pwede yon. Gumaling naman yung aking mga rabbit na wala yung paglalagas ng buhok nila at bumalik na yung buhok nila. Kaya epektibo to sa mga rabbit ko. Ngayon, ang tanong, pwede ba to sa mga aso o shih tzu? Bago ko po sagutin yan, pakilike, share, subscribe, and hit na rin ang notification bell para lagi kayong update sa aking mga video. Pwede nga ba to sa mga aso o shih tzu? Ang sagot po niyan ay pwedeng pwede. Kasi naghapit ko po ito kay La Chim Chim Chami nung nagkaroon sila ng katikati sa katawan. Si Chim Chim ay nagkaroon ng katikati dito sa leeg pulang-pula. Tapos, chinek ko naman wala namang karapata or purgas or kahit anong insekto wala ako nakita. Basta namumula lang. Inisip ko baka naman allergy kaya pinainom ko siya ng cetirizine. Eh hindi naman nawala sa cetirizine. Kaya ang ginawa ko, pinakain ko po sila ng ganito. Hinalo ko po ito sa pagkain nila. Pag-take ko nito sa kanila is every other day. Hinahalo ko hanggang mawala yung katikati nila sa balat. Nawala naman yung katikati nila Chim Chim Chami sa balat. Then maganda rin po itong pamurga sa ating mga aso. Ito, ginagamit ko rin to kay La Chim Chim Chami, pamurga sa kanila once a month. Sa mga adult ko, kay Chim Chim Chami, pinaiinom ko sila neto or pinakakain ko sila neto ng once a month. Epektibo. No need to purga-purga na. Pero ito ay base lamang po sa akin ha. Nasa inyo na lang po kung gusto nyo pong gayahin or hindi. Basta ito po ay talagang ginagamit ko. Yan. Ginagamit ko po talaga sa kanila yan. Pag napansin ko may kati-kati sila sa katawan nila. Nataos chinek ko, wala naman ako nakikitang mga insekto. Wala naman. Kasi wala talaga sila chim-chim na garapata. Hindi ko sila nakikitaan talaga ng garapata eh. Pero minsan siyempre lagi silang nakahiga sa sahig, baka may naliligaw-ligaw. Pag nakikitaan ko sila, nangangati-ngati sila, yan, pinaiinom ko sila neto. Nawawala talaga yung katikati nila sa katawan. Ang pag-take neto, pwedeng ihalo sa pagkain, isang kurot lang. Pwede natin ipa-take ng kung meron talaga silang mengge or meron silang mites. Or may katikati sila sa katawan, pwede natin itong pakain sa kanila ng every other day. Pero kung gusto nyo lang nating maintenance sa kanilang bulate, pero ito ay hindi lahat ng bulate is na gagamot ang ivermectin ha. Ang nagagamot lang ng ivermectin ay yung heartworm.
Roundworm. Yan, pwedeng mapatay ng ivermectin. Pero syempre, ingat din po tayo sa pagbibigay ng ivermectin sa ating mga aso kasi pwede rin sila magkaroon ng side effect. Kaya ng pagkahilo, pag na-overdose, pagsusuka. Kaya dapat pinch lang talaga. Pero talagang ginagamit ko. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin kay La Chim Chim Chami yung ivermectin. Epektibo talaga. Ayan, sana po nagustuhan nyo po ang akin na i-share sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo po, paki-like, share, subscribe, and hit na rin ang notification bell para lagi kayong update sa aking mga video. Happy parenting! Bang! Patay na si Chacham. Ikaw ha? Bang! Patay na si Chacham. Patay na si Chacham. Boom! Bang! Bang! Very good.